Hello, magandang gabi. Welcome everyone sa kusina ng aking mother-in-law. Andito ako sa kanyang kitchen ngayon. Yes. So, kumusta po ang lahat? Itutuloy natin yung ating naantalang Q&A kanina. Ito po si Dr. Iris. Ayan, kagagaling lang sa beach. Ayan, napansin ninyo. Ako ay medyo tanned na. So, galing tayo sa beach kanina at it was a very nice day, summer day dito. Pag-uusapan natin ngayon all about, sandali lang, isusulat ko lang, all about must-knows sa low carb natin. So, kumusta po ang lahat? Lagay po natin yung mga questions dyan. Pasensya na medyo madilim. Andito lang ako at nakiki-invade ng kusina ng aking mother-in-law. So, ang topic natin ngayon is low carb must-knows. Ano yung mga kailangan natin malaman sa lifestyle na ito? Kasi marami po sa atin na mga magsisimula pa lang sa lifestyle na ito. And so, kailangang malaman ano ba yung mga bagay-bagay that we need to get to know about this lifestyle before tayo mag-Q&A. So, pasensya na po. Medyo madilim lang ng konti. Kumusta po kayo lahat? How are you all doing? Ayan, ako kagagaling ko lang ng buong araw sa beach. Kaya medyo, medyo pagod ng konti. Pero nevertheless, ayan, sagutin natin yung mga katanungan na meron kayo dito. So, low carb must knows. I'll give you 3 tips na kailangan malaman sa pagsisimula ng lifestyle na to, lalo na yung mga bagong-bago pa lang po. Ano. How is the reception po? Kumusta? Is it, ano po ba? Is it clear yung ating audio and video? Kamusta po? Let me know if it's coming across clear. Clear po ba? Lagay po natin sa chat and comment if the video and the audio are coming across okay. Okay naman. Yes, Miss Mary Zumel. Hello po sa mga nandito. Miss Lady Lee, hello po sa inyo. Sir, Miss Teofila, kamusta po? Okay naman po ako. Kamusta po kayo, Miss Emma? Magandang gabi. Miss Marites, good evening po sa inyo, ma'am. Miss Duday, hello po. Miss Simply Wina, hello po sa inyo from YouTube. Miss, sino pa ba ang nandito? Marie Zumali. Okay po naman. Yes, thank you po. Miss Cherry, hello po sa inyo. Avocado per day, 2. Pwede ba? At nilagang kamote. So, avocado, 2 per day should be fine. Kamote po is high carb. So, kung nagsisimula pa lang sa lifestyle na ito at medyo malayo pa tayo sa ating goal in terms of weight loss, in terms of disease reversal, iwas po muna tayo sa kamote kasi higher net carb siya. It is a starchy vegetable. Ano? So, actually, isa yan sa mga must know sa low carb. Pag-usapan natin ngayon, yung topic natin ngayon, everyone who just joined, ito po yung pag-uusapan natin. Low carb must knows. So, I'm going to give you 3 tips ng low carb must knows. So, isa doon is knowing your above ground vegetables. Kung gusto natin ng substitute sa ating mga high net carb na staples, so for example, rice, bread, noodles, ano yung mga substitute dyan? Mainly, these are your low net carb veggies. So, usually, yung mga low net carb veggies are things that you can find above ground. Kasi yung mga root crops, things that you can find below ground, normally have what we call mga starches. Ano po? So, starches are still storage form yan ng carbs, even though slow ang kanyang release sa system. And many times nga, sa mga old guidelines on diabetes, it is being promoted, ano, kasi nga slower release. But the thing is, it's still higher net carb. Kahit slower yung release niya ng mga starches, for example, complex carbohydrates, for example, still, it's going to be highly insulin stimulating. So gusto nating iwasan. High insulin stimulation will lead to fat deposition. Ano po? And so when fat deposition happens, then anong nangyayari doon sa common pathway, the insulin resistant state, it gets worse. So then the common pathway for insulin resistance, the thing that makes diabetes worse, high blood pressure, yung fatty liver, yung high cholesterol, high uric acid, PCOS, common pathway nito, even for memory conditions, neurodegenerative conditions, so Alzheimer's, Parkinson's, the thing that will make it worse is the insulin resistant state. Even in things like cancer din po, ano? So insulin resistance. So this is the reason why we do not want stimulation too much ng insulin. And when you stimulate insulin so much, ito kasi siya, right? So the fat deposition. So more insulin stimulation, more fat deposition, and that will lead to worsening ng inyong
insulin-resistant states, which will then lead to so many diseases. Ayan, iba't ibang klase ng mga, you know, modern-day diseases that will cause yung tinatawag nating lifestyle-related medical conditions, metabolic syndrome kasama dyan. So, yan po yung premise. This is the reason why gusto natin kahit yung mga tinatawag na complex carbs na theoretically are releasing yung kanilang carbs slowly but still highly insulin stimulating sila. So like for example, the root crops, the things that grow below ground, then we want to avoid them. Sa mga dating guidelines, you know, sa education on diabetes, sinasabi na, oh, basta mga kamote, ganyan, mas okay yan. But the thing is, if you base it on the insulin model, it's still best to avoid exactly because of the insulin stimulation. So yun yung isa sa mga must knows, ano? Isa sa mga must knows is know your substitutes, and the substitutes mainly for the high net carb na mga pagkain are the above ground vegetables, green leafy para low ang kanyang net carb. So things like spinach, lettuces, you know, malunggay, yung mga broccoli, mga ganyan, cauliflower. So these are the things that you will substitute. So that's tip number one. Must know, sa low-carb lifestyle, know your substitutes. Because this is what's going to help you to transition. To survive na walang rice, to survive na walang bread, walang noodles, right? It is knowing what can I possibly take in the place of rice, of noodles, of, you know, of bread. So yan yung number one. Na marami kasi nagsasabi, ang hirap doc, ang hirap mag-start ng lifestyle na to because they're so used doon sa high net carb na sinasama nila doon sa main na pagkain, right? But if you know your substitutes, then mas madadalian po kayo. So ano ba yung mga substitutes ng rice? It can be shirataki rice, it can be your above ground veggies, so things like cabbage, zucchini, broccoli, cauliflower, mga ganyan po. Ano, these are nice substitutes. Spinach, lettuces, mga ganyan. So that's tip number one. Number two, second na must know sa low-carb lifestyle is kailangang alam natin yung side effects. Kailangan natin i-anticipate sa mga bagong-bago sa lifestyle na to. It's good for you to know that there are side effects nito in the beginning phase, transitional period. Kailangan itong i-expect para hindi tayo nasa-surprise, para mapaghandaan natin, para hindi tayo nag-give up agad-agad pag nakaranas na tayo ng side effects. At napakarami po niyan, it depends on the person's physiology, it depends on how they are doing low carb. Kapag ginagawa ng mali ang paglo-low carb, the more side effects that you will experience. So, ano-ano nga ba yung mga maling mga pamamaraan ng paglo-low carb? Nandyan yung masyadong calorie deficit, ano, hindi naiintindihan na ang low carb, hindi ibig sabihin wala ka nang kakainin. Right? Akala nila ito yung parang katulad ng regular diet lang na i-restrict mo masyado yung intake mo. But the reality is, in our lifestyle, we really want you to meet your protein requirements, eat fats up to satiety hanggang sa pagkabusog at masatisfy kayo. And then the carbs are optional. So that's very, very important. Ano? So, knowing the side effects is the second must know sa lifestyle na to. So nabanggit natin, ano, the first must know is know your substitutes. The second must know is kailangang, ano naman ba yung second must know ko? So the first must know is know your substitutes. The second must know, hala, nawala na sa isip ko yung second must know. So second must know is, ano po, lagay natin sa comment, nawala bigla sa aking kaisipan yung binanggit ko na second must know. Yeah, so the adverse effects. So know that there are adverse effects. Pasensya na at masyadong ano pa, na-fry yung aking brain doon sa init ng beach. Ayan, so the first, yes, thank you very much po, Miss Elaine. Yes, thank you. So again, the first is know your substitutes. Ikalawa is expect the side effects and know what to do about the side effects. So yun yung ikalawang tip. Now the third tip would be kailangan low carb should precede fasting. Okay, so nauuna lagi ang low carb kesa sa fasting. And this is to get your body used to fat burning. Huwag tayo mag-a-attempt ng fasting kung hindi pa tayo naglo-low carb dahil
kapag inuna natin ang fasting nang wala tayong tamang transition into fat burning, mahihirapan tayong i-maintain yung fasting. Mahirap po talaga. Kasi imagine, you're fasting for a long time. So for example, 16 hours, 18 hours, tapos kakain ka ng high carb. Ano bang gagawin ng high carb mo? Eventually, yung high carb mo na yan will start to give you those spikes again. Pag nag-spike, then pag bumagsak yung asukal sa body, then magka-crave ka na naman. So paano ka ngayon magpa-fast? Paano mo masusustain yung long fast kung lagi ka nagki-crave? It's going to be very, very hard. So yun yung third must know about low carb. It will always precede yung fasting para mas madaling isustain yung fasting natin. So yun po yung tatlo. Again, very short, ano lang yun. Before we dive into Q&A, yun yung tatlong kailangang malaman natin specifically about the low carb part. Okay, so again, know your substitutes para hindi mahirapan, i-adapt yung lifestyle. Walang problema sa protina, walang problema sa fat, pwedeng kainin yan, pero know kung anong pwede mong i-substitute doon sa mga bisyo mo na high carb. Ikalawa, alamin na yung mga side effects. Kailangan alam mo na eh. I-anticipate mo na. Huwag mong iisipin na perfect yung journey mo. In any transition, in any journey of change, lagi po talagang may kakaharapin tayong challenge. Kapag tayo ay handa, then it will help us to power through. Mahihirapan tayo, matutulungan tayong hindi mag-give up. Kasi alam na natin eh, we're expecting na, oh, kapag mag-low carb lifestyle induction phase pala, pwede ako magkaroon ng keto rash. Kapag pala nag-low carb, merong constipation. Minsan pala nagfo-falling hair. Minsan pala sa mga kababaihan, naapektuhan yung period. Minsan pala nangangayayat ng matindi. So that you will know right away, right? You can combat those expected side effects. Minsan pala, kapag meron palang gallbladder stone, pag meron palang kidney stone, pag meron palang gout, ito pala ay lumalala, pansamantala. So that you can expect already and you know what to do about it para malessen yung challenge na mararamdaman mo and also to help you to continue the lifestyle. Marami nag-give up kasi hindi anticipated yung side effects. They didn't do the proper education. Kaya po, napakahalaga na sa mga ganito, for example, na broadcasts, that we attend, that we put in our questions kung mga hindi tayo sure, ilagay po natin dyan para magabayan tayo ng tama. Ayan. So, ngayon, so that's it everyone for the must know. Tatlong tips yun. Okay? So, before you start this lifestyle, please educate yourselves. Meron tayong YouTube channel. So, Level Up with Dr. Iris. Karamihan ng tanong nyo, actually, mga more than 95% ng tanong nyo, nasagot ko na po yan kasi paulit-ulit lang yan, nandyan na lahat sa YouTube. So ngayon, sasagot na tayo ng mga tanong po ninyo. Ayan, so Miss Cherry, ayan, I think nasagot ko na yan kanina. Miss Anne Marie, hello po. Miss Maricel, hello po sa inyo. Yes, Miss Leila, good evening po from Manila. Magandang gabi po, Facebook user. Miss J. Delange, okay naman daw. Miss Sir Jake, magandang gabi po sa inyo. Sir Teofila, Miss Teofila, clear po, from Tiaong. Hello po, Miss Maria Teresa. Sir John, naalis po ba ang gout sa low carb or need mag-take ng gamot? So, great question. In the long run, yes, mawawala rin ang gout, pero it takes a while and it's very, very important to know na meron siyang possible flare. Hindi lahat ng cases ng gout nag-flare, pero it's very possible. Nangyayari ito kasi the body cannot excrete yung uric acid natin dun sa panahon na marami siyang pinuproduce na fatty bodies, yung fatty acids natin, ano, na ginagamit ng katawan bilang gasolina as fuel. Kasi pag hindi pa sanay ang katawan, gamitin yung ketone bodies, so ito yung ating fat fuel, ito ay iniihi natin, finifilter ng urine. Ngayon, unfortunately, yung filtration mechanism na yun, nagko-compete din siya doon sa uric acid filtration. So, combo dahil napakaraming fat bodies na napoproduce kapag nagkiketosis ka, mas nasasala ng kidney yun, mas na-filter out. So, the uric acid will remain. Kasi competitive sila eh, sa receptor ng sa kidneys for excretion. And so, when the uric acid goes up, then you can expect yung flare-up ng gout. Flare-up, pagtaas ng uric acid. Eventually, in the long run, as you refine your lifestyle, naglalesen kasi less carbs ka na. So, less predisposition, even though merong, yun nga, initial flare, expected ito na over time, just give it a few months, it will improve as well. So, kailangan pong
maintindihan na merong ganitong flare-up, and it's important to anticipate. And eventually nga, ito ay mag-i-improve din. It takes a while. It can take many, many months to a year or so. So, importante po na namomonitor yung ating uric acid levels. Hello po, Miss Joy. Ano pong pwedeng pagkain? O, sa mga bagong-bago po, ano? So, ito, download po ninyo yung food guide. Saan ba matatagpuan yung food guide na yan? levelupwithdriris.com. Dito lamang po. Libre yan. So, i-download nyo dyan, levelupwithdriris.com, para ma-print nyo, madala nyo sa groceries, ma-share ninyo, nalagay nyo sa fridge, hanggat makabisado nyo na siya. Once kabisado nyo na, so paano gagamitin yung food guide? Kain tayo mainly from the go section. So, parang traffic light, ano? Lahat ng nasa pula, stop na natin, kalimutan na natin. Yung nasa go and pause sections, doon tayo kakain mainly. Kapag marami pa tayo kailangang ayusin ng mga sakit, best to stick to the go section ng ating food guide. Ayan. So, levelupwithdriris.com, dyan po na the download. Okay, hanapin natin. Nasaan na ba yung kanyang tanong? Ayan. So, hello po kay Mariz O'Malley. Hello po again. Facebook user, hello. Sir 1AE Dario from MV Navios Corrali on board. Ayan. So, yung mga seaman po natin dyan. Hello po sa inyo lahat. Saan man kayo, be safe always po. Miss Lucy, hello po. Magandang gabi. Sir Nestor, clear po. Thank you. Miss Rosario, hello po sa inyo. Hello. Thank you po, Miss Marife, for your kind words. Thank you very much po. Miss Elena, okay naman daw po yung aking audio. Ayan, Miss Jocelyn, paano po ba mag-low carb tatay kung meron po siyang katarata sa mata? So, ganun din po. Start with the food guide. Join po yung ating mga groups. Kung hindi naman maka-join si tatay, kayo mismo mag-join para magabayan nyo siya. But really, start with the food guide. And step by step yan. Ito matatagpuan to dun sa aking grupo. If hindi pa kayo member, mag-join na po kayo sa Low Carb Fasting Holistic Wellness Group. Meron doon na resources. And itong resource na to makikita nyo siya doon. So this is the step-by-step guide. Ano? Una muna, mag-low carb. 1 to 2 weeks, i-download yung food guide. Once na kayo fat adapted na, pwede nang mag-fast for longer. Pwede nang 16 hours or 18 hours or more. Either OMAD, 1 meal a day, or TMAD, and then follow the rest. Okay, so good quality sleep, exercise, stress reduction, para sa holistic na pangkalusugan, holistic wellness. So, yun po yung pwede natin gawin para sa inyong tatay. Ayan. Saan na po ba tayo? Hello po, Miss Emma. Thank you po. And Miss Lady Lee from Bulacan. Hello din po sa inyo. Magandang gabi, Miss Anne Marie. Good evening, Miss Maggie. Hello. Ayan, mga kababayan ko sa Bicol, Diyos Maray na Banggi po. 8 months na low carb. Ngayon lang nangyari sa akin. Nagmamanas ang paa. So, pacheck po natin, Miss Arlene. Ipacheck po nindo, ano? Sa palaboratory po kita, pacheck sa doctor kasi it can be related to other things. Check ang kidneys, baka kidney ang problema, or it may be local. Ibig sabihin, issue talaga siya sa ugat. So, pacheck po natin. Miss Elaine, hello po sa inyo. Ayan, another kababayan, Miss Jam. Marina Agatabi. Yes, 15 weeks pregnant, pwede po ba mag-LCIF, taking meds? Yes. So, Miss Jam, it is okay to stay low carb. Just don't go too low. Remember, pregnancy has increased requirements. Ano? So, I would recommend sa pregnancy, you know, don't go below moderate. Okay? So, try to be, you know, higher moderate liberal is good. Okay din po ang mag-low carb for pregnancy. Basta make sure that you're meeting. Continue yung inyong iron, yung folate, yung multivitamins natin. Make sure that you're eating nutrient-dense meals. Okay? And then, don't go too low. Don't go keto. Yun lang po. Very, very important yan kasi you need higher requirements. So, sa mga kababayan ko po dyan sa Bicol, hain man ka mo. Kamusta gabo sa Indo? Sana nasa Marayman ka mong kamugtakan. Ano po? Miss Irene, hello po. Thanks for tagging your friend. Miss Annalisa, magandang gabi. Miss Benji, good evening, Doc. Standard weight, 5'4 ang height. Pag nag-low carb, pakipanood po yung video ko. We don't calculate the weight. We calculate the waist height ratio. Andyan po siya sa YouTube ko. Pakihanap po, ano ang tamang timbang? And there, it will explain to you sa video na yon how you can calculate your waist height ratio. We don't go by the timbang po. Okay, so Miss Emma, biscuit. Ano po yung tungkol sa biscuit, Miss Emma? Sardines or noodles? Kapag walang makain, dapat sardines. Yes, tama po.
pag walang makain between sardines or noodles, di sardines na lang po because that's protein. Ano po? Okay lang po bang peanuts kainin? Yes po, pero be cautious. Peanuts, depende rin sa stage ng journey ninyo. So, tatandaan natin, ano, a few things about peanuts. Number one, kung malayo pa kayo sa inyong goal weight, goal disease reversal, best na very, very moderate or avoid muna ito. Kasi peanuts can be inflammatory. Mataas din yung kanyang, you know, for a small amount, low net carb pa rin naman siya, pero few pieces lang. Kasi pag nasobrahan, di tataas po yung kanyang net carb content. And then, mataas din yung kanyang calories. So, kung kayo, although hindi tayo dito sa lifestyle na to nagbibilang ng calories, but in the beginning stages, considering kasi na konting-konti, ano, maliit na mga piraso lang, tapos ganun karami. Tapos nagbabala kayo talaga mag-lose weight, really improve yung inyong mag-heal talaga from disease, then best to avoid peanuts. Maganda sa mga tao nagme-maintain na lamang. Yung paminsan-minsan na pagtikim, that's fine, but make sure that it is within your net carb allowance. Kasi it's around somewhere parang for a few pieces, it's around I think 9 to 11 net carbs per day. So tatandaan natin yung ating allowance, ano? So you should be following the allowance. So dapat alam nyo, alin ba dito yung sinusundan nyo? Keto ba kayo? Moderate ba kayo? O liberal kayo? Now, depende sa sinusundan ninyo, ask yourself if you have room. For example, if you eat, you know, that serving of peanuts that will give you, let's say, 11 grams of net carb. Kung keto ang sinusundan nyo, then medyo ingat kasi 20 grams lang ang keto eh. Right? So it depends on your stage of the journey. It depends on your net carb allowance for the day. Yan po ang mga importanteng malaman. Pwede naman siya, pero konti lang. Hello po, magandang gabi, Miss Chris Lee. Hello din, Miss Nenalita. Hello po. Ilang grams allowed nuts, raw pili, roasted almond. So, nandyan po, pakihanap po yung ating guide, Miss Duday. We have a guide ng nuts. Again, saan matatagpuan? Sa Level Up with Dr. Iris, meron akong isang guide. I believe almonds, mababa lang almonds eh. Perhaps around 6, 8 grams, somewhere there lang siya. Again, it depends on your net carb allowance na sinusundan. Ganun din ang pili. These are low net carb nuts. Depende sa inyong sinusundan na allowance for the day. Kung moderate kayo, di mas may konting room kayo. But again, it depends also on the portions, right? Even though low net carb ito, pag naparami ang portion, then it adds up. Okay? Then it will affect your net carb allowance for the day. May uric po ako, Doc. Apektado ba ang heart? Kasi yung heart ko malakas ang pintig. Mahirap akong huminga. Kailangan po itong ipacheck, Miss Elita. It can be affected but not truly directly. Kailangan nyo itong ipacheck. Pacheck po natin. Kasi baka iba. Any kind of like heart issues, palpitations, chest pain, shortness of breath, these should be assessed. Hindi po, wag natin ipagpapaliban ang pagpapacheck niyan. Importante po yan, okay? Kasi vital organs ang ating baga at ang ating puso. Okay, so pacheck po yan. Miss Marisa Umali, okay lang ba ang nuts? Depende sa nuts. So again, pakihanap po sa Level Up with Dr. Iris and then sa Low Carb Fasting Holistic Wellness Group, yung ating visual aid tungkol sa peanuts, kung alin ang low net carb. So usually the low net carb peanuts, sorry, nuts are pecans, walnuts, almonds, macadamia, mga low net carb yan. Compared sa, for example, cashew. Cashew is high net carb, pistachio, so best to avoid. Okay lang ba minsan kumain ng dates? This is very high net carb po ang dates. Again, depende sa stage ng journey. Yung mga nagme-maintain na, nasa ideal weight, walang mga diseases, nagka-carb cycling na sila. Again, this is not for beginners, ha? Pero yung mga maintenance phase na okay lang, pero be very mindful na sa isang piraso ng dates, napakataas ng net carb niyan. I believe yung isang piraso lang is 17 grams. So, go back to your foundation. Ano bang foundation mo? First of all, dapat you know what allowance you're following per day, right? Adin allowance mo. So, imagine, isang piraso mo ng dates will already make up almost the entire keto allowance mo for the day, right? Kasi isang piraso ng grapes, dates is 17 grams. Kung keto ang sinusundan mo, 3 grams na lang, lagpas ka na, right? So it depends. Depends again. Beginners and dun sa may mga diseases, I do not recommend. Best to avoid po ito. Hello po, Cyrus Men. Hello po. Thanks for being here. Sir JP, ferrosulfate cause weight gain? Not necessarily. Yes, not necessarily. Ferrosulfate is iron. Wala naman pong kinalaman ito sa weight gain.
unless yung formula ay nilagyan na maraming asukal. But I don't think so. This is just a capsule. Usually, capsule ito should not be the case. Ano? Ayan. From Santa Ana, hello po. Miss Malu. Miss Abigail, hello din po. Okay lang ba liberal low carb excluding rice and sabay IF? Is liberal low carb mag-work yung fat adaptation? Yeah, so okay lang ang liberal low carb. Pwede kang mag-IF with liberal low carb. Fat adaptation, normally, when you go beyond that, it's hard to be in ketosis. That's just the truth about it. Ano? Kasi, remember, ketosis is when you have really, really low carb. So, pag mababa ang carb mo sa body, it shifts the fuel usage to fat. Yung liberal low carb, mahirap po na mag-ketosis sa liberal. Liberal is done by people who are weight, you know, maintenance phase na nila sa lifestyle, na meet na nila lahat ng goals nila, wala nang diseases, tama na ang timbang, nagba-bodybuilding na sila, muscle building, which I highly recommend. Karamihan ng mga ganyan na low carbers natin, hindi naman sila all the time liberal. They sometimes will do, you know, occasionally liberal pag nagka-carb cycling sila kasi nga for bodybuilding, and then they go back down to moderate. So nagsishift din po sila. Pero the question about can you maintain being in ketosis tapos liberal low carb ka, medyo mahirap yan. Kasi it will kick you out of ketosis. Liberal kasi is more than 50 grams ano, of net carb. So you have a lot of carbs available already. It's gonna be very hard for your body to shift fuels kung maraming carbs. Remember, nakakapag-shift lang siya ng fuel kung mababa ang carbs natin. Okay, so hopefully nakatulong yon, nakaka-heal na atherosclerosis. Low carb will help to prevent atherosclerosis, future, you know, atherosclerosis. Yung mga datihan na, it's hard to know, iba't ibang tao, iba't iba ang epekto nito. Wala tayong firm data na ito ay makakapag-reverse ng atherosclerosis na dati nang nakabara. So, but it will certainly help prevent yung future formation nun. Kasi wala na, tatanggalin mo na yung pinakasanhi, right? The inflammatory effect of sugar, the carb effect on plaque formation, mawawala na yun. So then you will prevent future na pagkakaroon ng pagbabara ng ugat. Hello po, from San Pablo. Hello po, Miss Sir Martin. Yaka pangalan ng anak ko, Sir Jay. Pwede po ba kumain ng balot? Yes, sir. Pwede po, kasi this is protein. Nag-low carb po ako 2 months na. Yes, sir. Okay naman po yan. So, good luck po sa inyong journey. Tuloy-tuloy lamang po tayo. Miss Phoebe, new follower. Welcome po sa platform natin. Nagla-level up tayo dito, hindi lang sa physical na pangkalusugan. Meron tayong pagla-level up sa emotional. So, many of you know that I also hold yung mga free Zoom meets ng mental health. Meron tayong mindset expansion, pagpapayaman ng kaisipan, and pagpapayaman ng bulsa. So, nagtuturo din ako about online entrepreneurship. I mentor a lot of entrepreneurs dahil ako po ay CEO ng Software as Service. And then, meron din tayong spiritual wellness where we help promote the concept of living with purpose, contributing to the world, kindness, compassion. So, yan po yung mga advocacies ng channel. Welcome po sa inyo, Miss Phoebe. Collagen powder, nakaka-break ba ng fasting? Theoretically, yes. Anong extent? Probably negligible kung mababa naman ang kanyang sugar content. So it's always good to read the label po. Nagko-collagen po ako? Yes. So again, nasagot ko na ito. Read the label ng inyong supplement. Kung wala namang kasamang asukal yan, that should be fine. Hello po, Facebook user. Magandang gabi. Miss Madeline, still experiencing hair loss, 6 months ng low carb. Anong dapat gibuhon para mapundo ang hair loss? So, this is transient. It may require a few more months for you to really, you know, get yung different cycles of your hair to kind of stop na yung shedding phase niya. So, every person is different. Look at other factors. Do you also have iron deficiency? Because that will help contribute to weight loss. Hair loss. Kumusta ang thyroid natin? Are you eating nutrient-dense meals? Are you fulfilling yung mga micronutrient requirements ng hair? So, enough biotin, right? Yung mga ganyan, vitamin C, E, A, mga ganyan. So, kailangan lahat yan ng hair. If you can supplement with multivitamins for the hair, even better. But make sure that you're meeting your nutrient requirements.
Hello po, Miss Oliva from Las Piñas. And the other thing pala, Miss Madeline, if you haven't watched yung video ko po sa YouTube about hair loss, paki-healing po, paki-iling tabi nindo. And then the other thing is you can use coconut oil as well. Okay, some people use olive oil. Other people use coconut oil daily sa scalp to stimulate hair growth. Hello po, Miss Nellyan from Alberta. Kumusta yung mga taga-Canada? Miss Maria Teresa, hello po. First time mag-low carb. Welcome po, Sir Jake. So sir, panoorin po natin sa YouTube. Nandun yung ating lahat ng mga introductory videos. Download po natin, sir. Make sure na yung ating pong food guide ay ma-download natin. Join po tayo, sir, doon sa group. Okay? Para magkaroon tayo ng inspiration sa mga kakainin. Pwede tayo magtanong doon sa group. So warmest welcome po sa inyo, sir. And hopefully ito ay makatulong sa inyong journey. Kung ano man yan, weight loss man yan, or disease reversal man. Marami na po ang natulungan ng lifestyle na ito. So, welcome po. Hindi ako susuko sa low carb, doctor. I love this healthy diet. Wow, that's great to know, Miss Arlene. Thank you po. Magandang araw from Davao. Hello po. Okay lang ba mag-take ng food supplement na may halong grape seed oil extract? So, itong mga seed oils are best to avoid because they have passed through a lot of extraction, like chemical process na extraction. Kung kaya nating i-avoid, pwede naman, pwede nating kung kaya i-avoid. Kung paminsan-minsan lang naman kinakain yung pagkain na yan and you've already met yung requirement, yung inyong goal sa journey ninyo, then the paminsan-minsan din natin maiwasan. But if you can really maintain a clean low carb, then do so. Ngayon, kung kayo ay malayo pa sa inyong goals, then best to avoid po because of the inflammatory effects. Okay, magandang gabi from Mindanao, Miss Nena. Di ko maiwasan di mag-rice. Pwede ba brown rice 1 cup, Miss Rainy? Let's talk about rice, okay? So brown rice, pwede ba? These are the sugar equivalents ng bawat uri ng rice. So for example, white rice will give you yung less than 1 cup niyan, which is 150 grams, ano? 1 cup is 250. Less than 1 cup yan, kasi 150 lang yan. Will give you 10 teaspoons full of table sugar na tagpo 4 grams. 10. Brown rice, tingnan nyo po, 7. Mataas pa rin, right? Bumaba ng konti pero mataas pa rin. Ganun din ang bread. White bread, brown bread, lahat yan mataas. Tingnan ninyo yung equivalent ng low net carb veggie nyo. Like for example, broccoli or things like shirataki or cauliflower or lettuces, spinach, mga ganyan, kangkong, mababa. So, hindi po, malayo-malayo, Miss Rainy, ang net carb content ng rice, mapabrown pa man yan, or ano pa man, adlai, red, wild, black, right? Sa low net carb ninyo na food choices. So, again, marami tayong substitutes sa rice. Try po natin na tignan kung alin yung pwedeng fit sa atin. The closest na alternative sa rice is shirataki. So, depende kung nasaan kayo. Even in the Philippines, you can easily buy shirataki. So, pakihanap na lamang po kung anong substitute ang pinakahiyang sa inyo and try to eat that instead. Posible po ba magka-gallbladder stone kasi more in fats and proteins kinakain kasi ang cost daw po ng gallstone is mga fatty food? Hindi po. So, the fat, yung gallstone is formed by yung ating high net carb diet, ano? So, high-carb diet will lead to gallstone formation. Ngayon, yung proteins and fats natin, hindi talaga yan ang nagkukos ng gallstones, hindi siya ang nagkukos ng fatty liver. Yung mga akala natin na ito ang cause is fatty food, not actually. The fatty food will stimulate yung contraction ng gallbladder. So, every time kasi you eat something fatty, it stimulates your gallbladder to release the bile. Yung bile kasi ang magne-neutralize dun sa fatty food na kinain mo. Ngayon, kapag kumakain ka ng fatty food, mas-stimulate yung gallbladder to contract. And this is the reason why, sinabi ko kanina, importanteng maintindihan na one of the common side effects ng low carb is lalala. Yung mga dati nang may stones sa gallbladder will notice, may experience symptoms ng flare-ups because yung dati ng stone na nandyan because of the high carb lifestyle, when the gallbladder contracts, those stones can go up and get trapped doon sa duct. So it can cause pagbabara ng ugat.
But that is an existing stone. Dati nang nandun. In terms of formation ng stone, then hindi po yung low carb ang cost niyan. It's usually the high carb diet. Thank you po for appreciating Ms. Leonisa. Hello, Ms. Jessica. Yes, from YouTube. Ano food pwede po mapataas ang WBC? So, hindi lahat, unang-unang kailangan malaman, there are many, many cases na mababa ang WBC that is just benign. Ibig sabihin, hindi siya problema. Benign neutropenia, sadyang mababa ang WBC. Ngayon, kung hindi talaga yan ang dati ninyong, kumbaga, bago yan sa inyo, hindi talaga yan yung dati ninyong normal na WBC, then you have to find out why first. Okay, hindi po yan nadadala sa pagkain. The most common cause of that is infections. So infection is a common cause for that. Another thing that can cause low WBC is disorder sa bone marrow. So you will have to find out first. Ano yung sanhi niyan? Is it even just benign neutropenia? Because if it is, you don't even have to treat it. Hindi po yan nadadala sa pagkain. Paano i-download po ang food guide, Ms. Marina? Punta kayo dito sa aking website. Pag may kailangan kayo sa akin na resource, napakadali lang po. Kung kailangan ninyo yung mentorship ko sa emotional wellness, for example, stress reduction, mga ganyan, or sa business, or sa low carb, isa lang po ang resource ko, levelupwithdriris.com. Nandoon lahat ng resources, kasama ang food guide. Pakihanap na lamang po doon, okay? Miss Marina, sana ba yun? Totoo ba kamatis makapagtaas ng uric acid? So, not necessarily so. So, usually, nagko-cause na mataas na uric acid are high net carb food and proteins can cause that. But again, over the long term, sadyang mababa yung uric acid natin if we're eating mainly low carb. Ayan. So, nasagot ko na ito, Ms. Marina, levelupwithdriris.com. Ms. Kay, ask ko lang po, naglo-low carb ako, even I'm taking prenatal vitamins because I'm preparing to undergo pregnancy. Yes, okay lang po, Ms. K. When you are preparing for pregnancy, just make sure that you also are taking yung inyong folic acid. But yung paglo-low carb is okay po. Yes, high blood po ako. Pwede po ba ituloy ang vitamin ko? Yeah, vitamin should not be a problem sa ating high blood pressure. From Hawaii, Ms. Ace, hello po, or Sir Ace. Maray nabanggit sa mga kababayan ko dyan sa Bicol, Ms. Violi, kung hain man po kamo, salamatunan tuluming maray sa pag-iling. Pwede po ba mag-low carb may high blood? Yes po. This is one of the best ways to reverse yung ating lifestyle-related hypertension. Ms. Blanca Rose, magandang gabi po. So, Sir Vicente, may I ask for your insights? Researching din po ako doing low carb IF. What's the best carb cycling for age 40 and pataas as research and studies daw that T3, T4 affects thyroid, meaning we still need glucose for hormone. Can you shed light on this po? Okay. So, thank you po, sir, for your question. So, best carb cycling. Now, hindi po ito dependent sa age. It really depends on, first of all, sir, kayo po ba ay ideal state na? Ideal weight na po ba kayo? Wala na po ba kayong diseases? Because I really don't recommend na mag-carb cycling ang mga tao na number one, wala pa sa kanilang ideal weight, at ikalawa ay meron pa mga diseases. Because when you're still having all these insulin-resistant state diseases, tapos magka-carb cycling kayo, tataas ulit yung carb intake nyo, it's not a good idea. Okay, so I'm very, very clear about this. Ang nagka-carb cycling lamang ay ang mga taong ideal na ang timbang. Ikalawa, walang mga medical condition na ikatlo mga tao na active. Hindi rin maganda na mag-carb cycling ka tapos hindi ka naman pala active, sedentary ka pala. So sir, make sure po, Sir Vicente, that you are actually active, that you are actually working out regularly, and even more so, sana po kayo ay nagbibuild na ng muscles. Okay? Kasi these are the people who will need carb cycling. So that's one. Number two, yung glucose for hormone, kayang-kayang gawin po siya ng katawan natin. So, even if you don't eat any carbs or you go low carb, yung katawan po natin from the raw material na proteins and fats can make glucose. Anong pamamaraan ito? It's through the process of gluconeogenesis. Isa itong biochemical process kung saan galing sa mga raw materials na galing sa ating protina at fat na kinain, maaari ang katawan gumawa ng glucose. So there's never really a shortage of glucose sa katawan. Matalino po ang katawan. Kaya niyang gawin yon. Kaya nga po, carbs are not essential.
is because of this capacity, ano, kayang gawin ng katawan from other raw materials galing sa protina at fat, yung glucose. So for sure, kailangan talaga ng katawan natin ang glucose, but we don't need to eat that glucose from the food. We can eat other food like proteins and fats, and the body itself will transform yung mga raw materials na yun into glucose na kailangan ng katawan natin. Okay, so hopefully nakatulong po yun, Sir Vicente. Hello po, Ms. Ditas. Tanong lang po, last March, diagnosed diabetic, maintenance ng metformin. Kahapon po nagpa-check FBS 124 this morning 117. According po sa iba pre-diabetic po, ano po kaya ang stand ko? Low carb po ako, na-alarma po ako kasi sa health ko noon. Yeah, so yes, it's best po na pababain natin ito. So pre-diabetes, you have to consider this na as talagang ano na siya, parang gray area na siya, no? So eventually, a lot of pre-diabetic people, kapag sila ay ginawa natin ang tinatawag na provocation test. So yun yung glucose tolerance test, doon natin na-uncover na diabetic na pala sila, hindi lang sila pre-diabetes. So best to really lower yung inyong carb intake po para ito ay mag-improve ng tuluyan, ito po ay mag-lower into normal na. Mawawala bang allergy sa low carb? Miss Evelyn, yes, many cases. Some cases, no. It depends kung anong trigger. Kung sugar ang trigger ng inflammation, of course. Pero may mga taong hindi naman talaga sugar ang issue. So these are the people who will still have allergies like ako. Hindi naman po ako, I am low carb, but I just have allergies. Ganun lang talaga. It's not related sa pagka-carb. Yes, nakakataas ba ng uric acid ang fasting? Usually not. It will even help to improve it kasi wala ka ng intake. Yes. Miss Bernadette, nasa Roma po ako, taga Bicol, now taking antibiotics, pero may carbs ko, kaya may carbs ako, okay lang po ba? You don't need carbs po for antibiotics, ano? You can eat it with an avocado. Take your antibiotics with an avocado. You don't need carbs po. Take your antibiotic with an egg. Okay lang po yun, right? So there are many things that you can take with your antibiotics that are not high net carb. Pili lang po kayo sa food guide, ma'am. So again, pili po sa food guide, Miss Bernadette. Yaon po digdigabos. Pakihanap lang po kung arindigdi ang magustuhan nindu dyan sa green section. And yan ang pwede tang kaunon, kaibanan ang satuyang antibiotic. So hopefully po, Mary, may kopya na kamukay ng food guide. Okay. Miss Nelly. Yes, thank you sa advice. Low carb since February, now successful po. 76 to 58. Congratulations po sa inyo. Yes. Okay, so Sir Martin, 7 months low carb, mataas cholesterol. So this is expected po, ano? Yung pagtaas ng cholesterol, tumataas talaga ang ating total cholesterol. Yung ating HDL normally tumataas din, that's okay. LDL normally tumataas din yan. Uric acid, tumataas din po yan. Gamot ay atorvastatin at febuxostat. Anong gagawin? So first of all, sir, this is expected. Sadya po talagang tumataas ang mga levels na ito. You should know by now, sir. Sana po nasa YouTube na kayo. Kindly watch all my videos regarding sa cholesterol. Ang dami na po niyan regarding sa uric acid. Na-discuss ko na po lahat yan. These are transient. Ngayon, kung talaga nababahala kayo at gusto nyo mawalan talaga ng gamot, nababahala kayo. Kasi over time, so how do I deal with patients na may ganito? There are a few ways. Unang-una, kung nasa lugar kayo, kung saan pwede kayo magpa-check ng ApoB or LDLP particle, pa-check po ninyo. Pag normal yun, huwag kayong mabahala sa cholesterol, hindi nyo kailangan ng gamot. Okay, so that's step number one. Number two, yung uric acid, sadyang yan ay ina-expect na tumataas because of the explanation I gave earlier. So, usually ba yung mga gamot na mga taong ganyan, ginagamot ko? No. I put them on an every 3 months monitoring. Tinitignan namin kung over time mag-settle down, mag-normalize yung values. Ngayon kung hindi, then some of them, a little bit worried, they can go on yung tinatawag nating low-carb Mediterranean fusion. So it is a sub-umbrella ng low-carb kung saan siya ay Mediterranean din. Mediterranean has a lot of research backing it. Ito ang ginagamit sa Western world na panggamot na dieta para sa mga taong may high blood pressure, you know, even mga tao na may issue with cholesterol. So marami pong
evidence na sa Mediterranean diet. So there is a fusion, Mediterranean fusion diet. Matatagpuan nyo yung programa na yun. So it's cholesterol lowering program. Mag-register kayo sa wait list. Nandoon po siya sa website ko, levelupwithdriris.com. Hindi ko yan programa. Programa yan ni Chef Ed, who works closely with doctors. And he created cholesterol lowering low carb Mediterranean fusion. Fusion na subtype ng low carb para matulungan yung mga taong ganito to reverse yung kanilang mga cholesterol issues kung talagang nababahala pa rin sila in spite of yung explanation na binigay natin na expected talaga na tumataas po siya. So Sir Martin, paki-check na lang po yun, levelupwithdriris.com. Paano po kung carnivore mostly kinakain, wala po ba effect sa kidney? Baka po kasi bumalik ang protein sa urine. So very, very important po sa pag start ng carnivore ninyo, do check your urine function, kidney function. May mga tao na normal ang kidney function, normally hindi po yan magdi-deteriorate kahit carnivore kayo. Ngayon, yung mga dati nang may issue sa kidneys, watch your kidneys closely kasi some of you may need to adjust yung protein intake. So you need to monitor this po ng patuloy. Sir Michael, tanong ko lang po, low carb, kaso pumayat ako na matindi. So yes, sir, this is a very common effect kapag yung lifestyle natin ay medyo hindi sa tamang paraan nagawa. Many times, kaya nangyayari ang sobrang pagpayat is because people go on a calorie deficit already. Hindi kailangan mag-calorie deficit. You need to meet your protein requirements. You need to meet your fat requirements. And you need to build muscles po. So Sir Michael, sir, itong programa na inyo, na ito para talaga sa mga katulad ninyo. Paki-access po yung Low Carb Muscle Academy fitness program na ginawa nila. Coach Dan, Coach May, Coach Alan. Meron din yan na explanation dyan si Coach Dan on how to properly do it nutrition-wise para hindi po tayo nangangayayat ng matindi. Kasi this is a very, very common problem. Ito na po yung mga natulungan nilang tao. Mga sobrang, you know, dati mataba, biglang pumayat, nangangayayat ng sobra sa lifestyle na to. Anong gagawin? Right? You have to build muscles. You have to understand the basics of nutrition. You have to eat nutrient-dense na pagkain. So lahat po yan nakadiscuss doon sa programa. Paano mag-register? lowcarbmuscleacademy.com, lowcarbmuscleacademy.com, or doon sa website ko, levelupwithdriris.com. Mahanap nyo din po yan doon, sir. Okay, so thanks for that. Miss Girly, hello po sa inyo. Okay, Miss Elaine, ask ko lang, Doc, normal lang ba talaga nasaging ang arms ko? Slim na body ko, but yung braso ko hirap mawala ng fats. So ito po, ma'am, it depends very much ano on our body habitus. One of the things that can help you, again, is muscle building. Wala naman po sa atin na super firm lang lagi. Kahit naman siguro ako, if I don't, you know, build my muscles, I will sag as well. But you build muscles po. This is the reason why I encourage you all mag-workout. Workout po tayo. Lalo na yung talaga may mga problematic areas. This is dictated by genetics. May mga tao talaga na, you know, saggy arms, saggy whatever, flabby yung belly, then you do have to put in the work po. So meron tayong programa niyan. Again, join the Low Carb Muscle Academy program. Miss Brish Brashel, hello po, or Brishel. Miss Johanna, Bicola naman daa. Yeah, starting low carb, mataas lagi, BP despite meds. Sige po ma'am, ituloy-tuloy lang po, ma-improve man po iyan. Basta sundan lamang po, pakihiling po sa video ko dyan sa YouTube about high blood pressure. And sundan ta po. Paano po dapat iwasan na food pag may allergies? Know your triggers. So elimination diet, kung may resource tayo na pwede tayo magpa-food testing, allergy testing, gawin natin. Pag wala tayong ganung resource, elimination. Do it by elimination, ilista kung ano yung mga pagkain that can trigger you and avoid them. Okay po ba mag-walking for 1 hour every day para magkamasa? Kasi di na po ako pwede sa ibang exercise kasi operated na sa left and right knees. It's not enough po. So it will be great if you can have coach that can help you. Hindi porke kayo ay operated na sa left and right knee, wala na po kayong chance na mag-exercise. That's not true. I have a lot of patients operada na sa hips, sa knees, exercise pa rin, pero kailangan ng gabay ng fitness professional. Walking is not enough. You will have to build muscles po. Thank you po. From Makati, Miss Leonie. God bless din po sa inyo. Miss Brashel, ano pong normal na FBS, Doc? So, below 120,
yung ating FBS na normal. Better depends kung ano yung ating state, kailan natin siya kinuha. Right? Kung pre, yung mga fasting, ganyan, post-meal. So, pakipanood po sa YouTube yung aking video about diabetes. Okay bang kainin ang monggo? It's a bit high net carb po. So, best to avoid? Yes, kasi higher net carb po siya. Miss Mariz Umali, okay lang po ba kumain ng sardines? Yes po, protina naman siya. Dried cranberries, okay lang po. Just note that pag dried yung fruit, mas mataas yung concentration ng sugar. So, be mindful of the amount, the portion. Miss Ditas, bakit may mga ibang doctors di naniniwala na low carb nakaka-reverse ng sakit? Curious lang ako. Ang advice din mo nila ay all in moderate kahit may sakit na. So this is unfortunately po not everyone is aware of the evidence. It doesn't mean na hindi sila capable. It's just that the evidence is evolving and many of the traditional doctors still practice traditionally. So, hindi nila alam na meron na palang bagong guidelines. For example, because I am based abroad, right? I am from Canada. So, usually yung aming mga guidelines, meron kaming tinatawag na CME, Continuing Medical Education, and dun kami patuloy na natututo ng mga bagong evidence. Dun itinuturo. So, ngayon, of course, when the new evidence comes out, you study it, right? And from there, you make your decision as a clinician. Unfortunately, sa mga ibang bansa, hindi pa ito, you know, either hindi malakas yung pagpapasunod ng guidelines or usually yung CME nila, hindi masyadong binibigyan ng pansin yung mga bagong research. So this is the reason why. It has nothing to do with yung capability ng doctor niyan. It's just really keeping abreast with the evidence. Like in Canada po, in the US, so North America, even in Australia, UK, yung mga topics na low carb are already accredited. Part na po ito ng continuing medical education namin. Ibig sabihin, yung mga, kailangan kasi ang doctor may mga credits, yung continuing medical credits para masabi na up-to-date ka. We need to fulfill that every year. Isa yan sa mga normally ino-offer, yung tungkol sa low carb. Okay, so it depends where the doctor is practicing. It depends if the doctor is keeping abreast with the changes. Hindi ibig sabihin na hindi sila capable. It's just really, keeping up to date. Okay, so yun lamang po yun. Tanong ko lang po, normal ba ang pagbaba ng sugar during fasting? Yes po. Yes, bababa po siya talaga kasi you don't have any sugar, right? So it will go down. Miss Eileen, good evening from Bataan. Thank you po for appreciating Miss Berna. Yes, nakaka-reverse but maintain low carb forever. Yes, Miss Alicia, it is a lifestyle po, This is not a sprint. It's a marathon, it's a lifestyle. So, kailangan nating i-maintain. Syempre yung mga diseases na cause ng high carb, nawala dahil nag-low carb ka. Pag nanumbalik ka sa high carb, nanumbalik din 'yun. So, it is a lifestyle. It's not something na na-reverse mo yung disease mo, balik ka na naman sa high carb for what? Bakit tayo babalik dun sa bagay na nakakapagpasakit sa atin? Ketogenic, moderate, at liberal, Miss Cherry, great question. Ito po ay yung categories ng paglo-low carb. So, ito yung tinitingnan niya yung amount ng net carb per day. So, sa isang araw, bawat low carber may allowance na sinusundan. Depende sa goals mo, depende sa anong gusto mong gawin. Like, are you here for weight loss? Are you here for disease reversal? Ang pagkakaiba lamang nila ay yung amount ng net carb per day. Paano mo malalaman ang net carb? Meron akong video niyan sa YouTube, pakipanood. Otherwise, you can download apps. So like apps like, nabanggit ko to lahat sa video. So apps like Senza, Keto, Carb Manager. I-download nyo yung mga apps na yan para nalalaman nyo. I-input nyo dun yung kinakain nyo sa buong araw. It'll give you the amount of carbs that you're eating per day. Then you'll know kung saan ka nga bang category. Are you ketogenic? Are you moderate? Are you liberal? So it's simply yung division ng net carb intake. So keto is less than 20, moderate is 20 to 50 grams per day ng net carb, liberal is 50 to 100. Ang pinopromote natin dito, dahil mga Pilipino maliliit, keto to moderate. Liberal, hindi masyado. Again, liberal is for the people who are already maintaining. We don't advise that sa mga beginners. So maybe sa transition phase ng beginner, kung hindi kayang super high net carb, tapos biglang ibagsak, edi mag-transition pa dahan-dahan.
super high net carb to liberal, slowly moderate to keto, and then maintain at moderate, something like that. So it's just the division po ng net carb intake natin. So thank you for asking that question. Miss Lynn, ano po mangyayari kapag nag-cheat ka? Nag-IF po ako 20 hours, di ako nakaramdam na ng gutom, pero ang hirap bawas ng timbang 1 kilogram once a week. Yeah, so cheating, I have a video about that. So karamihan ang tanong ninyo, meron na pong sagot. Pakihanap po sa video kasi mahaba ang explanation ng cheating. Ang pinaka-gist noon ay napakarami niyang side effects on a microcellular level. Hindi natin nararamdaman, hindi natin nakikita, pero over time will cause damage. So kahit wala kang nararamdaman sa pag-cheat mo, it will eventually come someday to pay, to ask for a payback. Ano? Nakakapagpabara ng ugat, nagkakos ng inflammation, mga ganyan po ang epekto niya. Hirap magbawas ng timbang, incorporate po natin ang longer fasts. So kung kaya na ang 20 hours, then go longer. You can do 24, slowly, 36. Like ako, kahapon, I was 36 hours. So you can do 36, you can do 2 days, you can do 3 days. Beyond 3 days, dapat may gabay na tayo dyan. May videos po ako ng extended fast, pakipanood na lang, Miss Lynn. It will help to jumpstart your metabolism. The other advice I will give you is stay clean, low carb. So clean, low carb, longer fasts, extended fasts, and exercise. Napakabisa po niyan. Okay, clean, low carb, para makita nyo talaga kung alin yung mga kinakain nyo. Baka meron pa rin kayong mga kinakain that can cause insulin stimulation. Kaya go clean, low carb. Paano ang clean, low carb? Stick to the green section. So go section ng food guide natin. Eat mainly from the go. Okay? Eat mainly from the go, and for sure, magkiketosis kayo dyan ng todo. Then samahan nyo ng extended fast. Samahan nyo ng movement. Mag-exercise kayo, muscle building. I guarantee you, kayo ay maglulose ng timbang. Okay, so kung kailangan ng gabay, pakiantay na lang po yung ating release ng ating low-carb program. Libre po yan. Miss Joni Phil, ilang weeks na po ako nag-workout, watching your workout with Coach Alan. Kaso po bigla nagkaroon ng muscle spasm, hindi makatayo at makalakad. Okay lang po ba mag-take ng pain reliever? Yeah, so make sure po na tayo ay may proper stretching. Okay lang po mag-take ng pain reliever, muscle relaxant. Yung over-the-counter muna i-try natin. Do your stretching. Proper stretching po, huwag bibiglain, lalo na pag galing tayo sa very sedentary lifestyle, dahan-dahanin natin. Okay? Best na gawin natin yung ginawa natin with Coach May, which is a bit more moderate. Ano? So, dahan-dahan. Yung kay Coach Alan, medyo intense yun. Right? So, yung mga may nararamdaman po, you can take temporarily. Kapag hindi pa rin nawala ang sintomas, pa-check po tayo sa doktor. Okay? But start first with over-the-counter. Tingnan ninyo, pag mawala yan, then well and good, allow yourself to heal. Do your proper warm-up and stretching before you start again your exercises, but maybe don't do the same intensity. Try nyo yung ginawa namin ni Coach May. Yun po ay maganda rin, pero very gentle. Talbos ng kamote everyday, yes po, ito ay low carb. Hello po from Malaysia, Miss Nance. Hello po, welcome po dito sa channel natin. Barley juice, pakibasa po yung, kasi depende sa brand, pakibasa yung nutritional, ano niya, nutritional fact kung ang kanyang net carb allowance ay mababa lang and pasok sa allowance niyo, then that should be okay. Basahin din yung iba pang ingredients po. Hello, Miss Evelyn. How are you? Thank you po. Hello, si Coach Yuan. How are you, Coach? Kamusta? Yan, yung mga business associates natin, nandito rin, ano, yung mga kasama natin sa online business. Kung gusto po, mag-level up din sa abundance, join kayo sa amin. Level up abundance webinar. Tuwing Friday, hopefully maging everyday na yan, sama po kayo. Para level up tayo, hindi lang sa physical na kalusugan, kasama rin po sa pangkalusugan ng ekonomiya. Ayan, para sa online entrepreneurship, yun. Good evening po, Facebook user from Cabuyao, Laguna, from Pampanga, Miss Maria Rosette Santos, hello po. Miss Adeline Lim, good day din po sa inyo. Good evening po, Miss Ruena, welcome. From Hong Kong, Miss Ruby, hello po. Miss Sandy, okay lang po ba fasting sa dialysis patient? It shouldn't really be a problem. Talk to your ano pa rin, dietitian, nephrologist, but normally it should be okay. Mamit lang natin kasi pag nagda-dialysis, karamihan ng mga pasyente have some muscle wasting. Ano? So make sure that you're eating your nutrient-dense meal doon sa time nakakain kayo. But fasting itself shouldn't really be a contraindication.
Miss Iris, okay, ask ko lang po for si myoma na sa labas ng uterus, 48 na po, makakatulong po ba low carb, makakapagpaliit ng myoma? Yes, some cases po lumiliit talaga yung myoma. And the other thing po, ano, when you are already perimenopause, or lalo na pag nagmenopause po kayo, magsishrink po yan. Kasi when your hormones go down, your myomas normally shrink. So, makakatulong ang paglo-low carb, makakatulong ang pagmemenopause. Yes. Miss Dimple, hello po. Good evening. Miss Clara, magandang... Ah, good morning po sa inyo. Yes, from Tondo, Manila, Sir Mario. How about herbal capsule, malunggay, paragis, spirulina, serpentina, turmeric? Yung mga organic po, sir, should be fine. Usually, wala namang kasamang mga asukal yan. Organic, turmeric should be okay. Malunggay should be okay. I'm not so sure about the other ones. I'm not familiar with them, but ito ay basta organic at walang kasamang asukal, should be fine. Yes. Unripe banana na saba. Unfortunately, ang banana mataas ang net carb, so best to avoid. Miss Phoebe, I love your advocacies. May God bless you more. I will share and spread this opportunity. Thank you very much po. Yes, sama po kayo Miss Phoebe sa mga Zoom meets ko. Pagbalik ko po from Europe, I'm just on vacation guys. So pagbalik ko, I will have my regular Zoom meets ulit. Dalawa yan. Mental health, yung isa, sa depression, anxiety, stress, you know, trauma, abuse, mga ganyan. And the other one is low carb fasting and yung business, tatlo pala siya. So business, lahat ng mga nag-sign up po doon sa mentorship program ko, abang-abang po tayo, ano, malapit na yung launch noon. August, ang launch ng aking business mentorship program para sa mga gustong matuto online, paano ginagawa yung online business. Malapit na po yan. So I'll see you very soon. Miss Malu, hello po, from Balagtas. From Saudi Arabia, Miss Maria Edlin, hello po. Miss Malu, again, thank you for tagging yung friend. And Facebook user, good evening. Okay lang ba mag-sweetener sunod 5 days sa coffee ko na may EPC? Inubos ko lang stock ko para di 10, 8 months low carb exercise, weightlifting, planking, enough yung protein. Gusto ko rin madagdagan weight. 2 to 4 kilos, minsan timad, minsan 3 meals a day. Okay lang po yung sweetener. Nasa goal weight naman na po kayo, ano? Tapos nag-maintain na lang tayo. That's fine po. Hello, Doc. Ask ko lang kasi yung cholesterol ko, 216. 42 din. Normal BP ko kasi dapat 200 po. Dapat ko gawin, Doc. Yeah, so Miss Dimple, pakipanood po, ma'am, yung video natin. Nasagot ko na to. Ito po ay nasa YouTube natin. Pakipanood yung about sa ating cholesterol. This is expected. This is normal. Ngayon, kung nababahala, panoorin po yung explanation doon. Rye bread, pasok sa low carb. Unfortunately po, sir, number 2, hindi po, sir. Ito ay gawa pa rin, syempre, sa grain products. Mataas pa rin yung kanyang net carb content. Ang alternative natin sa bread ay yung mga low carb breads po natin. Either yung sarili nating gawa, made from almond flour, coconut flour, or things like oat fiber, or yung nabibili. So may mga nabibili na pong low carb bread. Hanapin niyo sa mga supplier ng low carb, depende kung nasan kayo. Kung sa abroad, Amazon, Costco, kung sa Philippines, Shopee, Lazada. Marami din pong mga low carb merchants na nagbebenta niyan. So hanapin lang po natin sa mga grupo. Okay ba kumain ng chia seeds, 1 tablespoon every day? Okay lang po. For diabetic, unripe bananas instead of rice? No po, mataas pa rin ang kanyang net carb. So, kahit na ipamalit mo siya sa rice, mataas pa rin. Change your substitute. Palitan po ninyo. You can have shirataki rice. So, shirataki. You can have your green leafy vegetables. So, broccoli. You know, yung inyong mga lettuces, zucchini, yung inyong mga cucumber, mga ganyan po. Ano? But not banana. Makakatulong ang pag-low carb sa may almoranas? Depende sa sanhi. Kung ang sanhi ng almoranas is weight gain, yes. Kasi ito ay mag-shrink ng inyong weight, makakatulong sa timbang, so it will help. At thank you very much po sa inyong bati, Miss Clara. Gumaganda because you're so kind. Thank you po. Maraming salamat. Yes. May maintenance po ako. May blood sugar at high blood at fatty liver, pero nag-low carb po ako. Pwede ba ako mag-rice po sa tanghali, pero half cup? Sir, unfortunately, mas maganda po, sir, na pumili tayo dun sa ating food guide na hindi po rice. Kasi katulad kanina na napakita ko na, kahit kalahating cup lang po yan, sir, mataas talaga yung kanyang asukal. Mataas po talaga. Ayan po, oh. So ito, half cup lang, imagine ninyo, 10 kutsarita
ng asukal po ano ang nandyan sa kanya. So kung kalahati, mataas pa rin. So kainin natin, sir, yung mga substitute natin. Yung ating mga, yun na nga, kung shirataki, may access tayo, yun ang kainin natin. Kung wala naman, edi yung mga iba't ibang gulay na pwede po. Ano? Cabbages, so repolyo, pwedeng ampalaya, pwedeng lettuce, pwedeng cucumber, pwedeng kangkong, pwedeng spinach, broccoli, cauliflower, mga ganun po, sir. Damihan ang protein para po tayo ay nabubusog at hindi na kailangan pa magdagdag ng extender. So, protina at taba ang kailangan po natin. Huwag matatakot sa taba kahit may fatty liver kasi hindi yan ang problema. Ang problema po sa fatty liver ay carbs. Hello po, Miss Lily. Kamusta po kayo? 6 months na naglo-low carb, OMAD na po. Ayan. Congratulations, Sir Miguel. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ito, mataas din cholesterol, nag-atorvastatin, pero nahihilo ako pagising sa umaga. Yep, so ma'am, pakipanood niyo muna yung ating video about that. Ako talaga, I don't normally put my patients on medication right away. I do yung monitoring and usually ito po ay nag-i-improve over time. Kailangan lang i-monitor. Paano po mag-low carb? Meron pong papillary thyroid tumor. Kailangan po itong monitor. Kasi you need to make sure na hindi ito, you know, cancer, right? Usually, may mga cases talaga na malignant, so kailangan ipamonitor. Paano mag-low carb? Simple lang po, few steps. Again, join po kayo sa community ko. Ito po yung community natin. Join po kayo dyan. Makikita nyo dyan itong resource na ito. This will teach you how to really go through the lifestyle. So steps 1, 2, 3, 4, 5. So, pakihanap lang po yan doon sa community, paki-join po, paki-screenshot nyo, low carb fasting holistic wellness, doon sa mga photos niya, nandyan yan, yan ang tamang gabay, at meron din doon na welcome video. Meron din po akong YouTube channel, nandun yung paano mag-start. And very soon, yung atin ngang programa na libre, paano nga ba simulan itong lifestyle na ito. Ayan, marahin nabanggi po, Miss Lot, sa mga kabayan ko dyan sa Bicol, sa Lamatunong Pirming Marhay, sa pag-iling po ni Dudigdi. Yes, Facebook user, welcome to Europe from Germany. Yes po. Yeah. Ano po kami? We're very glad to be back. We are here every year naman po. Every year we come. Na hindi lang nakapunta nung pandemic. We love this place. Thank you po sa inyong warm welcome. Miss Diana, I found my WBC always low, lalo na nag-work pa ako sa hospital dahil siguro sa lack of sleep. Tapos tumaas CKMB. Yeah, so yes po. Some cases are not really related sa paglo-low carb. Ipasuri po natin yan, ha? Yung mga low WBC, some of them are benign. Others need to be sorted out. Yes, Miss Soliva Jessica, bakit on and off sakit ng ulo, bandang sentido? More than 1 year na po naglo-low carb, 1 month ko na po nararamdaman ito. Pacheck na po natin, ma'am. Habang nag-aantay tayo magpacheck, make sure that you're replacing your electrolytes, baka electrolyte imbalance. Ngayon kung hindi, pacheck na po natin. Okay. How to start low carb if with GERD? Great question. Same lang po. Same procedure. So again, join my community po. Low carb fasting holistic wellness. Dami-dami dyan na may mga GERD. At nagamot na yung kanilang mga GERD. Hingi tayo ng suggestion, but it's the same process. Download the food guide. Start 1 to 2 weeks. Do your fasting. Have good quality sleep, exercise, and practice stress reduction. Kasi sometimes the GERD is just stress. So, siguro po, one more question and we will call it a night. Abangan na lang po natin yung susunod nating live. Ayan. Sana po yung susunod nating question. Ayan, Miss Nance. Sorry, may maingay po. Using Coffee Mate and Rico Coco for my hot drinks, is this okay? So, hindi po. Usually, Coffee Mate will have some sugar, I believe. Always read the label po. Paano mag-label reading again? Pag-usapan natin label reading. Hanapin po natin yung ating pagkain or whatever that is that you are wanting to know yung kanyang carb. Basahin niyo yung total carb. So, kita niyo dito total carb minus the fiber, minus the sugar alcohol. Kung ano yung amount nun, that is the net carb. Pag mataas, iwasan po natin. Huwag na nating i-take. So, for example, in this case, 43 minus 2 is 41. Wala naman siyang sugar alcohol, so wala tayong ima-minus. So, ang total net carb nitong
produkto na ito is 41 grams. Mataas po yun, ano? For something na 2-ounce serving lang, so that is 60 ml. I don't know kung saan ko ito kinuha, pero this is just to show you how to calculate net carb. Pakibasa po yung net carb content and be mindful of the allowance that you're following. So in this case, ito, 41 grams. Imagine ninyo, kung ang tao na to ay nagki-keto, lagpas-lagpas na siya, right? Kasi keto is only 20 grams. So kung siya ay moderate, pasok pa rin yun, but that's too much. Kasi it's already almost the entire allowance. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo. Next time, abang ulit kayo. Meron tayong mga, I'm coming up with some emotional wellness videos. Pakiabangan po ninyo yun, lalo na dun sa may mga mental health po, ano. And also business videos. Pakiabangan po yung ating mga business videos din. Palabas na po siya. Okay, I'll see you everyone again soon. Stay healthy and stay low carb.